Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Sa mga nakalipas na 3 linggo, ang mga operasyong pandagat ng China ay lalong naging agresibo sa mga kalapit na bansa na nagpapataas ng malawakang alalahanin. Isa sa mga kapansin-pansing insidente ay ang military drill ng China nang pumalibot ito sa Taiwan kasama ng mga barko nito na makabuluhang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ang mga agresibong maniobra na ito ay humantong sa lumalagong pangamba tungkol sa posibilidad ng tunggalian. Sinabi ni Admiral Samuel Paparo, ang US Commander sa Indo-Pacific, na mahigpit na binabantayan ng US Navy ang mga paggalaw ng barko ng China, partikular na malapit sa Pilipinas. Tiniyak niya na handa ang US na tulungan ng Pilipinas kung kinakailangan. Sa isang makabuluhang pag-unlad, inihayag ng Germany ang pangako nitong suportahan ang Pilipinas sa gitna ng tumataas na tensyon ng China at Pilipinas sa South China Sea. Binibigyang diin ng hakbang na ito ang dedikasyon ng Germany sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa mga nakalipas na araw, nakita ang mga aktibidad ng hukbong dagat ng China na lalong naging agresibo, lalo na sa South China Sea, kung saan ito ay nasangkot sa maraming mga konfrontasyon sa Pilipinas. Ang mga pagkilos na ito ay nagpalaki ng mga tensyon sa rehiyon at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na salungatan. Sa pagkilala sa bigat ng sitwasyon, nangako ang Germany na magbibigay ng tulong sa Pilipinas. Kasama sa suportang ito ang paglalagay ng mga aset ng hukbong dagat sa rehiyon, pagtaas ng kooperasyong militar, at mga estratehikong pakikipagsosyo na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas. Binigyang diin ng mga opisyal ng Germany na ang kahalagahan ng pagtataguyod ng internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, na namamahala sa mga karapatang pandagat at teritoryal na katubigan. Ang paglahok ng Germany ay naglalayong tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at ang mapayapang paglutas ng mga alitan sa South China Sea. Ang pangakong ito mula sa Germany ay naaayon sa mas malawak na pandaigdigang pagsisikap na kontrahin ang agresibong paninindigan ng China at suportahan ang mas maliliit na bansa sa paggigiit ng kanilang soberanya at mga karapatang maritime. Malugod na tinanggap ng Pilipinas ang suporta ng Germany, tinitingnan nito bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng postura ng depensa nito laban sa mga panlabas na banta. Ang proactive na paninindigan ng Germany ay nagpapahiwatig ng lumalagong pagkilala sa pangangailangan para sa isang nagkakaisang internasyonal na prente upang tugunan ang mga hamon na idinulot ng pagiging mapamilit ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa isang nakagugulat at mapanuksong aksyon, pinalibutan ng mga barko ng China ang isang flag-raising ceremony sa West Philippine Sea sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 2024. Ang insidenteng ito ay lalong nagpahirap sa dati ng maigting na relasyon ng dalawang bansa. Ang seremonya, na ginanap bilang pagpupugay sa 126th na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, ay sinadya upang maging isang solemne at makabayang kaganapan. Habang itinataas ang watawat ng Pilipinas sa isa sa mga isla ng bansa sa pinagtatalo ng karagatan, isang fleet ng mga sasakyang pandagat ng China ang pumaligid sa lugar, na lumikha ng isang maigting na standoff. Iniulat ng mga saksi na ang mga barko ng China ay nagpapanatili ng isang mapanganib na presensya sa buong seremonya, na may ilang mga sasakyang pandagat na gumagawa ng mga agresibong maniobra malapit sa mga barkong pandagat ng Pilipinas at mga bangkang sibilyan na naroroon sa kaganapan. Ang Philippine Coast Guard at Navy ay nasa mataas na alerto na tinitiyak ang kaligtasan ng mga kalahok at nagpapanatili ng defensive posture. Kinundina ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang mga aksyon ng mga barkong Chino na tinawag itong tahasang paglabag sa kanilang soberanya at isang walang galang na panghihimasok sa isang makabuluhang pambansang pagdiriwang. Ang insidente ay dinala sa atensyon ng mga internasyonal na katawan at mga kalyadong bansa na naghahanap ng suporta at isang pinag-isang paninindigan laban sa gayong mga agresibong aksyon. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasya ng bansa na protektahan ang integridad ng teritoryo nito at hinimok ang China na igalang ang internasyonal na batas at ang mga karapatan ng soberanya ng ibang mga bansa.
Inulit din ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas sa mapayapa at diplomatikong mga solusyon. Ngunit nagbabala na ang patuloy na mga provokasyon ay maaaring humantong sa mas matinding tensyon at sigalot. Ang insidenteng ito ay umani ng malawakang internasyonal na atensyon at pagkondena, kung saan maraming bansa ang nagpapahayag ng pakikiisa sa Pilipinas at nananawagan sa China na bawasan ang agresibong pag-uugaling maritime nito. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nananatiling lubhang pabago-bago, na may mga panawagan para sa mas mataas na pagbabantay at kahandaan upang ipagtanggol ang pambansang soberanya. Samantala, habang tumataas ang mga tensyon sa rehiyon, ang Estados Unidos ay nagpahayag ng matinding galit at pagkondena sa China para sa mga agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea noong Hunyo 12 taong kasalukuyan habang ginuginita ang Araw ng Kalayaan. Tinawag itong walang respeto at walang mudo ang China, na parang wala ng karapatan ang Pilipinas sa sarili nitong bahura dahil sa mga agresibo nitong aksyon, na kahit hindi naman sila imbitado sa isang pagdiriwang ay nandun pa rin sila upang masaksihan ang mga ginagawa ng barko ng Pilipinas. Ang Estados Unidos, isang matagal ng kaalyado ng Pilipinas, ay tumugon ng may matitinding salita at malinaw na mensahe. Sa isang pahayag, kinundena ng White House ang mga aksyon ng China bilang isang tahasang paglabag sa mga internasyonal na pamantayan at isang hindi katanggap-tanggap na provocation sa panahon ng isang mapayapa at simbolikong kaganapan. Labis ang galit ng Estados Unidos sa mga agresibong aksyon ng China na nakapalibot sa barko ng Pilipinas sa kanilang seremonya ng Araw ng Kalayaan, sabi ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos. Ang tahasang pagpapakita ng puwersa na ito ay hindi lamang isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas kundi isang pagsuway sa mga halaga ng kalayaan at pagpapasya sa sarili na ating pinanghahawakan. Binigyang diin ng mga opisyal ng US ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific at muling pinagtibay ang kanilang pangako sa pagsuporta sa Pilipinas. Pinataas ng US Navy ang presensya nito sa lugar bilang pagpapakita ng pagkakaisa at upang matiyak ang kaligtasan ng mga aktibidad sa dagat sa rehiyon. Hindi kukonsentihin ng Estados Unidos ang anumang anyo ng pananakot o pamimilit laban sa ating mga kaalyado, ayon pa sa kalihim ng depensa. Handa kaming tumulong sa Pilipinas sa pagtatanggol sa kanyang soberanya at pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag sa West Philippine Sea. Ang insidente ay nagbunsod ng mga panawagan para sa nagkakaisang internasyonal na pagtugon sa agresibong pag-uugaling maritime ng China. Nakipag-ugnayan ng US sa mga kaalyado at kasosyo na hinihimok silang makiisa sa pagkondena sa mga aksyon ng China at suportahan ang mga hakbang na nagtataguyod ng internasyonal na batas at ang soberanya ng mga bansa sa rehiyon. Malugod na tinanggap ng mga opisyal ng Pilipinas ang paninindigan ng Amerika, na tinitingnan ito bilang isang kritikal na elemento sa pagkontra sa pagiging mapamilit ng China at pagtiyak ng seguridad sa rehiyon. Ang sitwasyon ay nananatiling tensyon, na may mga diplomatikong hakbang na ginagamit upang tugunan ang insidente at maiwasan ang higit pang paglala. Nanawagan ng US sa China na agad na itigil ang mga agresibong aksyon nito at makipag-usap para malutas ang mga hindi pagkakaunawaan ng mapayapa, alinsunod sa internasyonal na batas. Ikaw, Idol, ano ang masasabi mo sa paulit-ulit na pang-aapi ng China sa Pilipinas at sa pagdalo nito sa isang flag-raising ceremony sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Hanggang dito na lamang po, mga Idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.